The Lord be with you. And today we commemorate the beheading of Saint John. Coming to the church, one with confidence to this us the Lord, one part of his strength. I confess, Lord Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have written, through my most grievous fault. Therefore, I ask this in the name of the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord God. May Almighty God, our mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, who knew that Saint John the Baptist should go ahead of your Son, both in his birth and in his death, grant that as he died a martyr for truth and justice, we too may find heart for the confession of what he teaches. Through our Lord Jesus Christ, the Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of Paul to the Thessalonians. You know well enough, brothers, that our coming among you was not without effect. For as from the humiliation we had suffered at Philippi, about which you know, we drew courage from our God to preach his good tidings to you in the face of great opposition. The exhortation we deliver does not spring from the deceit of impure motives or any sort of trickery. Rather, having met the test imposed on us by God, as men entrusted with the good tidings, we speak like those who strive to please God, the tester of our hearts, rather than men. We were not guilty, as you well know, of flattering words or grief under any pretext, as God is our witness. Neither did we seek glory from men, you or any others, even though we could have insisted on our own importance as apostles of Christ. On the contrary, while you were among you, fondling their little ones, so well disposed were we to you in the fact that we wanted to share with you not only God's tidings, but our very lives to dear. So dear had you become to us. The word of the Lord. Thanks be to God. You have searched me and
heaven was the one who had ordered John arrested, chained, and in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, whom he had married. That was because God had told Herod, "It is not right for you to be with your brother's wife." Herodias harbored a grudge against him for this and wanted to kill him, but was unable to do so. Herod heard John, knowing him to be an upright and holy man, and kept him in custody. When he heard him speak, he was very much disturbed, yet lived the attraction of his words. Herodias had a chance one day when Herod held a birthday dinner for his court circle, military officers, and the leading men of Galilee. Herodias on the other came in at one point and performed the dance, which delighted Herod and his guests. The king told her, "Ask for anything you want, and I will give it to you." He went so far as to swear to her, "I will grant you whatever you ask, even to have my kingdom." She went up and said to her, "Mother, what shall I ask for?" The mother answered, "The head of John the Baptizer." And then the girl hurried back to the king's presence and made her request, "I want you to give me at once the head of John the Baptizer on a platter." The king bitterly regretted the request, yet because of his home and the presence of the guests, he didn't want to refuse her. He promptly dispatched an executioner, ordering him to bring back the baptizer's head. The man went and beheaded John in the prison. He brought in the head of a platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother. Later, when the disciples heard about this, they came and carried his body away and laid it in a tomb. The Gospel of the Lord. We praise to you, Lord Jesus Christ. The beheading of Saint John the Baptist, or the John the Baptizer. Tulad na ipinayaw, gawa ng katotohanan at katarungan. Hindi pala madaling magsabi ng katotohanan. Pinupugutan ng ulo. Hindi lamang ito nangyayari 2,000 years ago. Pinapapwede para manahibig. Sabi nga, "Dead man tell no tales." So, yan ang pamamaraan ng iba para mapatahimik sila, para sa pag-aakala nilang magkakaroon sila ng kapayapaan. Katulad ni Herodias. Pero ganun talaga yun. Sabi niya nga rin magsabi ng katotohanan. Ay, kung isa't ba magsabi ka ng katotohanan, ay madali.
nakasalalay dyan ang iyong loob, ang iyong buhay. Pero kung isa't mahirap magsabi ng natutuhanan, kapag ikaw ay binabala sa iyong buhay, kung isa't hindi lang sa buhay, pwede pong intimidation, pwede rin po na ikaw ay i-alginig, di ka pansin ng iba, nawalan ka ng suporta, kasi mas makapangyarihan yung kalaban mo, kundi kaya ay mas mayaman. Kaya tapos daw ang inibig sa siya. Pero hindi lang siya.
tonje Somosierra ini bata 18 years old. Nakita-kita naman parang napakalalo sa katotohanan. Pero kasi kapag yun, sabi na natin, sabi niya, nagpaputok ng baril. Alam niyo ba kung gaano kabigat ng isang baril? Tapos ay ilalagay mo sa short mo, yung sa short na mga basketball, yung cartel lava. Mabuti na yung short mo ay may sinroon. Hindi ka kaya na yung short mo. Yung baril mo, na ilalagay mo sa short mo, na walang sundot, mahuhuwa ka. Ang bigat din eh. Yung pare. Bahagi mo siya. Kahit mo siguro sabihin namin na yung pinakamaliit na pare. Yung bareta. Hindi yung makayangan ng short mo. Eh, kung isang pinagawa na ako na ito ay nasa publiko. Pero kung hindi, ay baka makita po natin na kung saan ay manggar. Kasi parang yun eh. Hindi na isang tanong kapag nasa akin tayo. Yun yung danger nyo. Pero wala mo ba isang mga komunista? Kahit na okay lang sa iba, sa kanya hindi mo. Kaya maliwala na sinabi niya kay Ari Herodes. No? Pagsasabihan mo yung araw. Maling po yung ginagawa mo. Maling po yung ginagawa mo. Na inaasawa ninyo, asawa ng kapatid nyo. So, makita mo na yung tapa ni San Juan Bautista para maipaalala kay Herodes na mali ang kanyang ginagawa. Ang indirectly, pinapaalala rin kay Herodias kasi nakakausap naman ni San Juan Bautista ay si Herodes. Pero siyempre, galing sa inaasawa niya si Herodias, ang nasasabi niya kay Herodias. Kaya nag-aaral kayo si Herodias. Pero yung kumisa na makita mo natin kapag pinagsabihan natin kung ano yung katotohan. Ha? Sabi ko ay isa lang po ay patuloy. Patuloy tayo. Alam niyo, kahit ako mga simple bahay. Kung talaga raw sana tayo maging maliwan. Katulad po yung bawa ng ano. Yung problema namin sa basura. Wala po niya kasi nasanay pa yung nana. Kahit sana lang magtago. Kayo ba? Kapag nagtagapong yung mga bata o yung mga punito na kahit sa basura, sasabihin natin nyo. Kasi bahagi yun. Simple lang yun. Pero kasi nga, ay dahil walang nagsasabing matatanda, okay lang. Kasi hindi nila nakikita yun. Walang sumusuri sa kapatid. Kaya kumisan ang dahil sa palabas ng sa mata, ay ang mali kapag makita ginagawa ay magiging tama. Ba't marami pa akong puso yung sa sabi mo ay yung sa basura yung si kung tayo ay
pagkakataon tayo sa balik ng kasulatan. Wala akong alam. Kahit mo sa expressway, may nagtatawag pa rin ng basura sa expressway na yun. So, bahagi yun ako saan kapag sabi na natin kapag wala. Isa pa, napakaraming problema natin. Problema natin sa traffic. Alam mo kung bakit napakaraming problema natin sa traffic? Ang number one problem, kasi bakit? Nagsasakay at nagbababa. Kasi hindi tama, diba? Kaya traffic tayo eh. Makita natin. Saan ka rin ganun na traffic? Ay, hindi ko sa baba at sa kaya. Maliban doon, kung hindi tayo ng traffic, nahihipo na lang ang traffic doon. Kasi wala tayong tamang lugar at wala tayong tamang babaan sa kaya. So, pero sana naman sana, sabi ng aking pangkalata, kahit yung local government, kulang na malaki na dito ang tamang baba. Dito ang huwag kayong bababa dito, huwag magsasakay dito. Kahit saan tayo magsasakay ng bababa. Tayo ay ano? Tayo mga pagkatawarin natin na tayo buhay milyonaryo at milyonaryo. Kasi bakit? Pwede tayong bababa kahit saan eh. Pwede kayo mawa kayo sa ibang bansa, magamang hindi pa naman papunta sa ibang bansa, kwento lang naman sa akin at nababasa ko na hindi ka pwedeng bumaba, magbaba ng pasahero sa hindi designated line, doon ka ba ba mismo sa pasta o sa mga ipinaguyan, mga loading and unloading area. No? Hindi ka pwedeng magbaba ng pasahero kahit private cars. Sa hindi unloading at sa unloading area, maglalakad ka. So, pero baka bagay, kung ilalang tanong sa buhay namin tungkol sa aming pananampalataya. Sana po ay makagawa namin. Kaya, anong kailangan na ako, katulad ng Commissioner Romeser, sabi nga ay, yung may bayar sa mga lalaki ang tawag, may bayar na sabihin kung alin yung tama at alin yung mali. Lalo-lalo na para sa ating pamumuhay. Kasi kapag hindi tayo nagsalita, baka sabihin na ito, okay na. We do not have the control over other people. Katulad niya sa mga bonus, wala naman siyang control kay bonus. Kasi hari yun. Pero, dapat magsalita tayo. Hindi naman natin kukontrolin kung ano yung gagawin ng tao. Pero dapat sinasabi natin. Sabi nga namin, dalang-dalang niya sa pagkakas niya ay pinagay katarungan at katotohanan. Ito yung dalawa na nakita natin kay San Juan Bautista. Si San Juan Bautista, wala namang ginawa niya wala si San Juan Bautista. Wala ginawa niya wala si San Juan Bautista. Mayroon ba kayong nakita na yung wala si San Juan Bautista wala na kasunatan? O kahit siya pang sumunod, wala. Wala siya ginawa. Wala siya ginawa, hindi pala. Ano lang ba siya ginawa? Pagsabi ng katotohanan at ng pangyayon tungkol sa katawan. Himala pa rin ito. Lalang-lalang ang mga panahonan na ito. At parang siguro hindi lang sa mga panahonan na ito. Kasi tayo ay lalo na tayo ang Pilipino.
tayo ay sensitive tayo ng mga sakit ng damdamin ng kapwa natin. Pero ang tanong ay, baka mamaya, dahil sa ayaw natin mga sakit sa damdamin ng kapwa natin, baka mamaya, akala ng iba, okay lang yun. Kahit may mali yung kanilang ginagawa. Pero hindi, bahagi ng matutuwa ko. Bahagi ng matutuwa ko na may mga bagay na dapat tayong sabihin kahit na ito ay nakasasakit ng damdamin. Kasi hindi namin matutuwa. Maganda. May mga matutuwa na nakapagdudulog ng sakit ng kalooban ng kapwa. Pero dapat sa dahil sa mga dapat sabihin ay kasi para maitama natin yung ganda sa tinatahak natin. Yung katotohanan namin, yung katotohanan na ipinamamali ng Diyos. Ang katotohanan na ipinamamali ng Diyos. Kaya ito yung ating ipanalangin. Ipanalangin natin na nawa ay iwanado tayo ng katotohanan ng tulong ng liwanag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang maging bahagi na makita po natin na no, naharapin. Kasi talagang kapag hinarap natin ang katotohan, kasama dyan na tayo ay masasaktan at makasasakit ng damdamin. Kasi bakit? Katotohan nyo. Bahagi ng katotohanan. Thank you.
May the Lord accept the sacrifice of our thanks for the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy church. Through this offering of sins we bring you, O Lord, grant that we may make straight your paths. As taught by the voice crying in the desert, Saint John the Baptist, who powerfully sealed his teaching with the sharing of his blood, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And in your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. It's right and just. It is to the right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, the Holy Father, Almighty eternal God, through Christ our Lord. Right, of course, Saint John the Baptist, we praise your great glory. For you were consecrated him for a sinful alone among those born of women. His birth brought great rejoicing, even in the womb, he lived for joy. At the back of human salvation, he alone of all the prophets pointed out the land of redemption. And to make holy the flowing waters, he baptized the very altar of baptism, and was privileged to bear him supreme witness with the sharing of his blood. And so with the power and heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty, without end, we are ready. Similar way with supper was took the chalice and once more giving thanks. He gave it to his disciples, saying, take this all of you and drink from me. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Thank you.
to be in your presence and minister to you. Humbly pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world. I pray to the fullness of charity together with Francis, Benedictura, and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, who have fought and stayed in the hope of the resurrection of all who have died in your mercy. Dwell on them into the light of your grace, your mercy, and us all. We pray that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, and the blessed apostles, and all the saints who have reached you throughout the ages, may merit to be born in such a life and praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him, in the name of God, Almighty Father, and the Holy Spirit, our Holy Spirit, our glory and honor is yours forever and ever. That we may be like St. John the Baptist, who are not afraid to face the truth and justice proclaimed by our Lord Jesus Christ.
our responsibility, Lord, heal our pain. Lord, heal our pain. For those experiencing pain and anguish because of violence and crime. Lord, heal our pain. For perpetrators and victims of atrocities who fought struggle and they were hated. Lord, heal our pain. For our broken world chained by the desire for revenge. Lord, heal our pain. For our wounded society is dead by the illusion that one must take life in order to defend it. Lord, heal our pain. Let us stay together. Help us to make peace. Help us to make peace. For our country tempted to accept violent events. Help us to make peace. For the conviction to recognize and uphold the dignity of all people. Help us to make peace. For the wisdom to see poverty, justice, and lack of educational and employment opportunities as likely causes of criminality. Help us to make peace. For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing. Help us to make peace. For the fortitude to find solutions to protect the dignity of all people and bring about true reconciliation.